But put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desires. Number three, wear Christ constantly. Wear Christ constantly. Kaya sinabi sa The Message version, dress yourselves in Christ. E teka lang, wala pa ba si Kristo sa buhay natin? Kaya nga mga kapatid, figure speech siya. Figurative ito. Dress yourselves in Christ kasi nasa atin na si Kristo. Kaya lang, baka hindi kita si Kristo. Ulitin ko. Baka nasa atin na si Kristo, kaya lang hindi halata si Kristo sa ating buhay. Kaya nga maganda yung pagka-translate dito sa New Living Translation. Instead, clothe yourself with the presence of the Lord Jesus Christ. And don't let yourself think about ways to indulge your evil desires. Wear Christ constantly. Kaya nga mga kapatid, kung babasahin lang natin dito, clothe yourself with the presence of the Lord Jesus Christ. Teka lang, oh, okay naman, oh, Christian naman ako pag Linggo. Minsan nga nilulunis ko pa eh. Oh, laki ng utang na loob ni Lord ah. Pero mga kapatid dito, walang ganun na sinasabi. Kaya nga, importante dito mga kapatid yung but or yung instead na binanggit. Kaya nga kapag ito ay inihalo mo na dito, pagdating sa Greek mga kapatid, ang ibig sabihin dito dapat dala-dala mo yung presence ni Lord constantly. Kasi ito yung Hebrew word na ala yung ginamit dito. Yung but or yung instead. Ibig sabihin nito ay at all times, at all events. Ito ay nag-i-introduce mga kapatid dun sa susunod na salita. Binibigyan niya ng matinding importansya. Kaya nga, wear Christ constantly. Hindi, huhubarin ko muna pagiging Christian ko at nang matuktukan ko tong taong to. Alam ko, dati din, lumalabas din yan sa bibig ko, kaya lang hindi siya tama. Bakit huhubarin si Lord? Ay, maniwala ka, once hubarin mo si Lord, dadamitan ka ng kademonyohan. Maniwala ka, kapatid. At ang dami mong pwedeng pagsisihan sa buhay, nasasabihin mo sana hindi ko ginawa. Sana hindi ko ginawa. Kaya nga bago mahuli ang lahat, umpisahan mo na magsisi. O umpisahan mo na kapatid, isipin mo muna kung ano mangyayari sa dulo. Kaya mga maganda ngayon sinabi ni Stephen Covey, always think with the end in mind. Bago ka magdesisyon, bago ka gumawa ng action, isipin mo muna ano magiging ending nito. Ano ang magiging resulta ng aking ginagawa? Wear Christ constantly, how? Dalawang importanteng bagay mga kapatid pagdating dito. Kaya nga sinabi sa verse 14, but be like the Lord Jesus Christ so that when people see what you do, they will see Christ. Kung gusto lang naman natin mga kapatid na maging matagumpay sa kadiliman, ang tamang laban, huwag kang lalo magpakadilim. Kinakailangan, we must wear Christ constantly. Be like Christ. Anong ibig sabihin nito? Number one, ang ibig sabihin nito, live like Jesus. Live like Jesus, but be like the Lord Jesus Christ so that when people see what you do, they will see Christ. Kung mamumuhay ka, huwag kang mamumuhay na katulad ng iba o kasi sa sarili mo lang. Ngayong Christian ka na, ipinamumuhay mo na, mamumuhay ka na ng katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Live like Jesus. Ngayon, na susuot ko ba si Lord constantly sa aking buhay? Tignan natin, ito bang pananalita natin? Ito bang pamumuhay natin? Ito bang desisyon natin? Ay katulad ba ng ginagawa ng ating Panginoon? Pag hindi, tagilid ka dyan. Papatalsikin ka ng kaaway dyan, kapatid. Madadamage ka ng kaaway. Mapupuruhan ka ng kalaban dyan. So, huwag mong hahayaan. So, pinapayo sa atin dito, inuutos natin dito, put on the Lord Jesus Christ. Clothe yourself with the presence of the Lord Jesus Christ. Live like Jesus. Pangalawang ibig sabihin nito mga kapatid, kaya sinabi, don't think about how to satisfy the desires of your sinful self. Number two, live your sinful self. Ang ibig sabihin pala nito na dinadamit ko si Kristo, Christian naman na tayo eh. Kaya nga lang, minsan hindi halata. Kaya dapat ipahalata natin. How? Live like Jesus and leave your sinful self. Kapatid, intentional ito. Iiwanan natin yung lumang pagkatao natin. Kasi minsan nagmumulto yan.
Sumusunod yan sa atin. But sinasabi dito, don't think about how to satisfy the desire of your sinful self. Ito yung ginagawa na makasalanan ng sarili natin. Ito yung ginagawa natin dati. You have to leave it. Iwan mo siya. Once hindi mo siya iwan, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, napaka-importante nito. Kapag binasa natin sa Greek, ang ibig sabihin nito, intentional, ikaw mismo gagawa. Leave your sinful self. Iiwan natin ito. Ngayon ang tanong, katulad, kaya nga may mga sinusuot tayo dati, di ba? May mga damit tayo dati. Yung, what would Jesus do? WWJD, di ba? What would Jesus do? Kapag si Lord, yung nasa ganitong sitwasyon, ano kaya ang gagawin na? Ayun na yung paraan, kapatid. Paano tayo mamumuhay ng katulad ng ating Panginoong Jesucristo? Lagi mo dapat i-consider. Paano gagawin ni Lord to kung siya ang nasa sitwasyon ko? Kaya nga, napaka-importante ng salita ng Diyos. Pag-aralan natin kung paano namuhay si Lord, kung paano siya nakipag-battle, huwag puro sarili. You leave your sinful self. Hindi yung gustuhin ng sarili. Kaya sinabi dito, don't think about how to satisfy the desires of your sinful self. Kasi minsan, alam mo, may gusto kong replyan, ng hindi maganda, nandoon na eh. Kaya minsan, itatype mo muna, tapos pagpipray mo bago mo isend. O kaya pagpray mo muna, tama ba itong response na gagawin ko? O katulad ni Lord yan, pwede. Makakaluwalhati kay Lord, pwede. Pero kung gusto mong masira yung sarili mo, gawin mo. But be like the Lord Jesus Christ so that when people see what you do, they will see Christ. Pag sinabi ko ba to, pag ginawa ko to, nakikita ba si Kristo? O sasabihin, sabi ko na eh, wala kang pinagbago eh. Sabi ko na yan ka pa rin eh. Nakuha po natin, they will see Christ. Dapat kita si Kristo. Kasi yan ang kapamaraanan, kapatid, para ma-overcome natin yung darkness. Kasi nga, kapag ginawa mo na naman yung desire mo, hindi, gusto ko to eh. Walang pakialamanan. Eh, bahala ka. Wasak ang buhay mo dyan. Hindi mo ma-overcome yung darkness. Hindi ka nga mag-back to zero. Baka magne-negative ka na magne-negative. Ang hirap na makabangon muli. So leave your sinful self. Kita ba si Lord? Dito sa sasabihin ko, kita ba si Lord sa gagawin ko? Mga kapatid, subok na subok ito, tried and tested ito, mga kapatid. Sa lahat ng mga mananampalataya na tadtad ng kadiliman sa kanilang kapaligiran at matindi yung mga battles sa kanilang buhay, napaka-importante nito. Clothe yourself with the presence of the Lord Jesus Christ. Kapag suot mo lagi si Kristo, naniwala ka, kapatid, tiyak ang tagumpay mo. Hindi ka pwedeng matalo. Hindi ko sinabi hindi ka masasaktan. Hindi ko sinabi, kapatid, na walang battle. Pero kapag suot mo si Jesus, tiyak ang tagumpay mo. Live like Jesus, leave your sinful self. Yan yung ibig sabihin nito na wear Christ constantly. Huwag mo uba rin si Lord. Ipakita natin ang Panginoon. So marami na, mga kapatid, ang nasira ang buhay because of this darkness. Pero marami na rin ang nagtagumpay at magtatagumpay na katulad mo at katulad ko. Kung i-a-apply natin itong skill na ito na ibinibigay sa atin ng Panginoon. How to overcome the darkness. Number one, wake up urgently. Maaga pa lang, gumising ka na. Magising na tayo sa katotohanan. Bumalik na tayo sa wisyo. Why the end of darkness is near. Pag naging parte ako ng darkness nito, kasama ako sa katapusan. Kasama ako maglalaho. And the day of Christ is almost here. Pangalawa, walk properly. Babantayan natin ngayon. Gising na ba ako? Alam mo, may nagsabi sa akin minsan, dun sa may nag-PM sa akin, sabi niya sa akin, buti po, Dok, sabi niya sa akin, nagising ako ng maaga-aga. Tinamaan talaga ako, pero buti na lang, naagapan. Nagising ako sa katotohanan ng maaga. Kapatid, ito yung sabi, may spiritual alarm clock tayo ngayon. Sinasabi sa atin ni Lord, wake up urgently. Tama na yung mamaya na 2 minutes. Yung ilang segundo at ilang minutong yan, sapat yan para maka-atake yung kaaway. At sapat yan para magawa ng kaaway yung plano niya. Wake up urgently. Then walk properly. Proper social life. Bantayan mo yan. Proper sexuality.
and proper self-expression. Paano tayo mamumuhay decently? Paano tayo mamumuhay properly? Babantayan yan and wear Christ constantly. Live like Jesus and leave your sinful self.